there, we are down to our very last episode. And when I say last, it means extra special. And I'm sure inabangan talaga na ang ating episode for today, lalong-lalo na ng ating mga team bahay. Kaya naman, my name is Gretchen Ho, your woman in action, and this is SMDC The Good Fit. We make sure that what we've prepared for you guys ay makakatulong sa mga nag-iisip ng perfect ways to keep their body in shape and still enjoy their much-loved sport, volleyball, at the comfort of their own homes. Kaya, bago tayo pumunta doon, please don't forget to like and subscribe our official YouTube channel of SMDC at The Official SMDC. And now we're all set to give you volleyball drills you can do at home. Given the situation kasi natin na hindi tayo basta-basta nakakalabas ng bahay, best thing talaga ay to make the most out of your area. But it's a different story for the residents of SMDC Grass Residences because they don't need to go elsewhere dahil meron po silang sariling court. Grabe, di ba? Amazing. Pero para sa mga viewers natin, here is how. Okay, we're here at the SMDC Grass Residences where we will be teaching you how to do volleyball drills at home. Pero syempre, magsimula muna tayo sa warm-up. And buti na lang, meron akong nahanap dito na spot. Meron tayong nahanap dito na corner sa SMDC Grass Residences where we can do our drills. Dito lang lahat, sa spot na ito. Tama. Coach. But coach, alam mo ba maraming nakatira dito na volleyball player? Hindi. Marami daw. Tapos nagpapaliga sila dito. And why not, no? Kasi meron silang volleyball court. Meron pa silang wide spaces like this. So ito lang yung kailangan mo eh para makapag-ensayo ka. Kahit wala kang kalaro, tama, pwede na yun. Wall, just look wall for a wall. Kalaban. Oo. Sa volleyball lang yan, ah. Hindi yan sa ibang parte ng buhay. Okay, simulan na natin, coach. Okay. Ang gagawin natin na stretching ngayon? Dynamic stretching. Okay, so yung in our previous episode, we did static stretching. Now we're gonna do dynamic meaning stretching. We're moving as we're stretching. Coach, take it away. Jarg with arm circle, go. Then back. Okay. Knee hug and stretch, knee hug. And quadricep stretch, which reach, reach. Reach for the sky. Yes. Okay, next, lunges and back stretch. Okay, paano ba? Then down. Oh. And up. Lunge and back. Oh. And up. And lunge and back. Okay. Patras naman gawin natin. Back. Lunge. Lunge. Knee hug, rock lunge. Yes! Oh my goodness! Next, lunge and touch. In, twist, twist, then up. Ooh, lunge, reach, twist, twist, and up. Ooh. Inchworm. Down and up. Hop. Stretch. That's right. Hop. Down. Up. Okay. Okay, if you want to do volleyball drills at home, napakasimple lang. Kailangan mo lang ng bola, tsaka ng pader. So, yun lang naman. And today, we are going to do 5 drills that will help you practice on your basics, especially when you don't wanna go out or if you're stuck at home, you can do these drills. And nasabi rin namin that repetition is key to being better with the basics. So, yung una natin, we will be practicing on our receive, digging. So, yun yung, okay, ito yung pinaka-basic sa volleyball. Gagawin natin yan sa pader. Okay, naka-load siya, then dig pass. Ito yung formation, no, para mapamiliarize lang yung mga nag-start mag-volleyball. So,
naka-bend yung knee, naka-lean forward. Okay, then yung arms na naka 45 degrees, nakaharap sa wall. As you can see, mas madali niya nakokontrol yung bola without straining your muscle. So, palit yung legs, no? Both sides. 20 repetition. So, nung makikita niyo yung control and yung platform niya, yung isabing yung platform, yung kanyang arms. Okay, without straining her back. Yan. Yan, naka-stand up na tayo. As you can see, bend pa rin, naka-bend yung tuhod. One step forward. Okay, 45 degrees yung arm. Lean forward. Next, alternate. Palit. Haba pa konti, Gretch. Yan. So, nakikita niya, dito lang yung target niya, di ba? So, control the ball. Kahit 30 reps, okay na. Yes. Second, drill natin. Setting. Setting. So, ganito. We're also gonna do it with the wall. So, makikita nyo, iba naman yung target height niya, no? Kasi setting, kailangan mas mataas yung target and yung contact niya sa bola above the forehead. So, dito pwede natin alternate yung stand, depende na lang sa repetition na gagawin ninyo. Baka kung 30, 15 left, 15 right side. Okay? So, nakita nyo pa rin, basic formation ng kamay, yung triangle. Okay? Kailangan nakikita lagi sa pagsiset nyo yan, not square, a triangle. The third drill will be to practice our service. So, hold yung contact sa bola. Raise yung position nyo sa contact. Okay? And above the head yung contact nyo sa bola. Okay? Release the ball. Kailangan lagi release the ball, then hit yung contact nyo sa bola. So, kung nakikita nyo yung stand niya, no? One step forward pa rin. Kasi doon nagbibuild yung power, transfer of power from sa likod nyo pa, papunta sa harap, yung weight ninyo. And the fourth drill will be to practice service reception. Magugulat ka, kahit mag-isa ka lang, kayang-kaya mo siyang gawin at i-practice. Sabi kanina ni Gretch, miski wala kayong kasama, magagawa nyo mag-service receive. Basta meron kayong katapat na wall. Okay? Service, then receive. Nice. From high position to low position ang ginagawa ni Gretch. Una natin ginawang drill yung digging. So dito hindi naman kailangan yung lakasan. Tumama lang sa wall, nag-bounce, then prepare to receive. And the last and my favorite, yung spiking sa wall. Oh, ito yung nakikita nyo madalas kapag nag-warm up yung mga professional volleyball players for their games, they look for a wall, a trusty wall, or their favorite spot sa arena kung saan doon sila nagpa-practice para makuha nila yung hawak nila sa bola, yung rhythm, get warmed up. Okay, next, spike wall. Itong drills na to para ma-develop ang inyong contact sa bola, sa pag-spike, no? Sabi nga, repetition makes perfect. So dito mapapractice nyo rin yung tinatawag na swing na bow and arrow swing. So galing dito, hatak, bow and arrow, thumbs down, then swing. Okay? There you go! Ang dami talagang magagawa dito, coach sa SMDC, ano? Pwede kang maglaro sa actual volleyball court, but if you want to stay inside your condo, in your unit, you can just find the wall to practice volleyball. Kaya naman, ang tip ko po sa inyo is laging nire-repeat sa akin ng coach ko ito. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Diba? Kaya lagi natin gustuhin. Pero coach, ikaw ba? Anong advice mo sa kanila para maging magaling na volleyball player sila? Para maging magaling na volleyball player kayo, magtiyaga sa pagti-training and last, mahalin niyo yung sports na volleyball. Yun. Kasi kung anong minamahal mo, nagbubunga, di ba? Oo, yun. Alagaan niyo. Di ba? Kasi mahal namin yung volleyball. Yes. And na-share ko lang siguro, ma-share ko sa inyo, nung bata ako, pinangarap ko lang tong volleyball na to kasi wala rin ako pambili noon. Pero kung ano meron namin, which is yung basketball, yun yung ginagamit ko dati para mag-walling. Kaya yung kamay ko dati, magang-magana.
kaka-spike ng basketball, tapos binavolleyball ko yon. Mabigat, masakit, pero pagdating ko sa volleyball court, feeling ko sobrang gaano na itong volleyball. So, gaya na sabi ko, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahil. Keep on practicing and keep on enjoying the sport we love. That's it! Sana po ay nag-enjoy po kayo sa mga tips namin dito, sa mga volleyball videos po natin. And we hope that you can learn from the comfort of your own homes. And we also hope that you improve not just in playing volleyball, but also in staying fit and healthy as well. If may na-miss po kayong mga episode, you can check it out on the SMDC YouTube channel and subscribe. Follow them on their social media accounts at the official SMDC para lagi po kayong updated. Again, this has been Gretchen Ho, your Woman in Action, and Coach Ato for SMDC The Good Fit.